susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man lang panahon, mananatili paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin. Good morning po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito. Have a blessed Monday po sa bawat isa sa atin ngayong umagang ito. And we thank the Lord for this wonderful day that He had given to each and every one of us, na tunay nga po, in every morning we can experience His greatness, His faithfulness, His loving kindness to each and every one of us. So, purihin po ang Panginoon dahil narito po tayo muli at salamat po na ako po'y sasamahan nyo sa mga sandaling oras na ito na tayo po ay magbubulay ng salita ng Diyos. At bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang bawat isa, tayo po ay yumuko at manalangin.
Hallelujah. Thank you, O God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for this wonderful, beautiful, great day that you have given to each and every one of us. Sa umaga pong ito, kami po ay sama-samang dumudulog sa iyong presensya. Bagamat ang akin pong mga kapatid, magulang ay nasa kanilang mga tahanan, pero nananampalataya ako, mi o Diyos, na ikaw pa rin, Panginoon, ang patuloy na mananahan sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, at patuloy po naming hinihingi ang paggabay ng Banal na Espiritu sa umaga pong ito. Ikaw pang magbigay ng katalinuhan, karunungan at kaunawaan sa bawat isa na maintindihan po namin ang iyong salita. At hayaan mo, O Diyos, na ang salita mo ay patuloy na mangusap sa aming mga puso, baguhin ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Sa Lord, naisin mo, Panginoon, na sa plano at layunin mo sa bawat isa sa amin. At Lord, salamat. Patuloy ka naming itinataas at dinadakila, at alam po namin na Lord, hindi po babalik sa iyo ang iyong salita na nang walang kabuluhan, O God. But Lord, gagawin nito ang naisin mo at dakilang plano mo sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa umaga pong ito. Patuloy na ikaw ang mapaluguran, ikaw ang mabigyan ng mataas na papuri, pagsamba, tanging sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. So, again po, this morning, tayo po ay nasa topic pa rin po about obedience. So, sabi nga po, mas madali po nating maiintindihan, or mas madali po tayong makakapag-obey once we understand the authority. Kaya po ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga pong ito, ito po ay pinamagatan ko pong under God's authority. Ayan po. So, bago po tayo dumako sa atin pong Bible verse na atin pong babasahin ngayon, meron lang po akong ilang mga katanungan sa bawat isa. It's a personal question po na hindi po siya mahirap sagutin, dahil personally po tayo yung sasagot po nito. First question po natin is, how do we regard God's Word? Paano po natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos? Every time po na makakaparinig tayo ng salita ng Diyos, maaring sa kahit nasa live streaming lang po tayo, nasa ating mga tahanan, or nung hindi pa, wala pa pong pandemic, every time na we go to the sanctuary of the Lord, na pumupunta po tayo sa bahay-sambahan, paano po natin nire-regard ang salita ng Diyos? Pag po ba may nagsasalita na, or Word of God na, do we fully pay attention to God's Word? Isinasangtabi po ba natin yung mga bagay na pwede pong makapag-distract sa atin, or makakuha ng ibang attention natin, or hindi natin ganun na pinapahalagahan. Kumbaga, Word of God na, pero nagte-text pa po tayo, meron pa tayong kinakausap na iba, or busy pa po yung mind natin, nako, ano kayang kakainin ko mamaya, ano kayang uulamin namin, or lumilipad po yung ating kaisipan. So, how do we regard God's Word? Sabi nga po, diba, sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. So, ang salita po ng Diyos ay ang Diyos mismo. So, kaya po sa umagang ito, I pray na lahat po tayo, hindi po ako exempted dito, na yun nga po, before we end this, ito pong ating morning devotion na ito ay, kumbaga, magkaroon po tayo ng high regard sa salita po ng Diyos. And number two po is, how do you regard God's presence? Na pag dumating na po ang presence ng Panginoon, how we posture ourselves? Paano po natin, kumbaga, pinapahalagahan ang presensya ng Diyos? Diba? Every time po na, hindi lamang po sa ating praise and worship, even yun nga po sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, if God is there, diba? For example nga po, kung ang isang presidente ng isang kumpanya, or isang presidente po ng bansa, pag dumating, how do we regard those people? Diba? Talaga pong lahat ng preparation gagawin mo, kumbaga lahat ng attention ibibigay po natin. How about in God's presence? Kumbaga, paano po natin pinapahalagahan ito?
And number three po is, how do you regard your relationship with God? Yun naman pong relasyon natin sa ating Diyos. Kumbaga, how we value it, paano po natin binibigyan ng importansya ang bagay pong ito. So, sa Book of Matthew po, meron po ditong isang tao na he recognized the authority of Jesus. Samahan niyo po ako sa Matthew 8 verse 5 to 13. Matthew 8 verse 5 to 13. Ito po yung centurion man na sabi nga po, ang centurion po kasi is a man with position, or he is an officer in the army in the ancient Rome. Ibig sabihin, may katungkulan siya. So naiintindihan niya po yung kumbaga yung authority na meron si Jesus, kahit na kumbaga hindi niya po wala po siyang personal na kumbaga parang hindi pa po niya totally nakikita, or kumbaga parang yung personal encounter with Jesus before, pero nung makita niya po, he understand the authority that the Lord had Jesus ay ang meron po ang ating Panginoong Hesus. So basahin po natin sa Matthew 8 verse 5 to 13. Sabi po dito, "Now, when Jesus had entered Capernaum, a centurion man came to him, pleading with him, saying, 'Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented.'" Lumapit po yung centurion kay Jesus nung pagpasok po ni Jesus sa Capernaum. At sabi niya po nung centurion na yon, yung servant niya, kumbaga, hindi po siya yung humihingi ng tulong, pero nais niya po na ihingi na, or ilapit yung kanya pong servant sa ating Panginoong Hesus. Sabi po dito, "And Jesus said to him, 'I will come and heal him.'" Tignan niyo po, si Jesus na po yung nagpresenta na, "Sige, sasama ko sa'yo at pagagalingin ko siya." Pero tingnan niyo po ang naging respond nitong centurion na to. Sa verse 8, sabi po dito, "The centurion answered and said, 'Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed.'" Kumbaga, recognize po nung centurion na he is not worthy sa atin pong Panginoong Hesus. Pero sabi niya nga po, dahil nga po he understand the authority, sabi po nung centurion, "But only speak a word." Salita mo lang, magsalita ka lang, Jesus, at ang aking servant, or yung aking yung kanyang yun nga, yung servant niya is gagaling. Sabi po dito sa verse 9, "For I am also a man under authority, having soldiers under me, and I say to this one, 'Go,' and he goes, and to another, 'Come,' and he comes, and to my servant, 'Do this,' and he does it." Kumbaga, yung pong centurion na yon, sabi niya nga po, kumbaga, nasa under authority din siya. At meron din po siyang mga soldiers na sinasakupan din niya. At sabi nga po, pag sinabi niya dun sa isa na pumunta ka, go, pumupunta o maalis po yung tao na yon na sinabihan niya. Pag sinabi niyang come, lumapit ka, lumalapit po yung servant na yon. "Do this," or "gawin mo to, ito yung pinagagawa sa'yo, ito yung gawin mo." Kumbaga, he recognized the authority of Jesus. Kaya sabi niya po, kahit magsalita ka lang, Panginoong Hesus, salita mo lang, gagaling yung servant ko. Because he understand the authority na meron po ang ating Panginoong Hesus. And sabi po dito, ituloy lang po natin hanggang verse 13. "Then Jesus heard it, and he marveled and said to those who followed, 'Assuredly I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel.'
And I say to you that many will come from east and west and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the sons of the kingdom will be cast out, outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, go your way, and as you have believed, so let it be done for you. And his servant was healed that same hour. Purihin po ang Panginoon sa salita niya pong ito. So, kung makikita po natin, yun nga po, kumbaga, dun sa verse 9, balikan lang po natin dun. Sabi po dun, nung centurion dun, for I also a man under authority. Kumbaga, sabi nga po, understanding authority allow us to also, kumbaga, makita po natin, or kumbaga yung pagsunod natin is, hindi tayo mahirapang sumunod once we know and we understand the authority or who is the authority. Katulad po ng centurion na ito. Kumbaga, he recognized the authority na atin pong Panginoong Jesus. At para po mas maintindihan natin, ano nga po ba ang authority? Authority is the power or right to give orders, make decisions, and enforce obedience. Ayan po, makita po natin, yung authority is, meron siyang power. May kapangyarihan siya or the right to give orders. Diba po? For example, wag na po tayong lumayo sa mga tahanan. Diba po? Sino po ang may, kumbaga, ang binigyan ni God ng authority? Ang atin pong mga magulang. Diba? Meron po ba sa atin na pumili na ito ang gusto kong maging magulang nung nasa sinapupunan pa po tayo or bago pa po tayo makreate sa sinapupunan ng ating mga magulang? Meron, may chance po ba, binigyan po ba tayo ng chance ni God na pumili kung sino ang ating magiging magulang? Wala po, di ba? It is God who designed those person, especially po ang ating mga magulang, na maging authority over our lives. Sabi nga po, God had given them the power to give orders or make decision or enforce obedience sa atin po. Naalala ko po yung anak po namin si Aziel. May time po kasi na lagi siyang nagsasabi na dahil nga po lockdown, so hindi pwedeng pumunta kung saan-saan. Ang nagiging puntahan lang po namin is yung sa kapatid ko po, kila Shem, sa bahay nila, kila Rev po, kila Rev Stella, sa mama ko po. And one time, pagkagising po ni Aziel, biniro ko po siya, sabi ko po, ano po tayo kay Tito Shem? Ang naging sagot niya po sa akin, pero parang tinetest ko lang din po siya that time. Kasi before po nun, siguro po, a night before that, nagsasabi po siya na kay daddy niya na punta po siya kay Tito Shem. Eh, ang sagot po ng daddy niya, hindi, wag punta kay Tito Shem, dito lang tayo. Ginaganon po siya ng daddy niya. And then morning po, sabi ko sa kanya, tara punta tayo kay Tito Shem. Ang sagot po sa akin, Sabi daddy, dito lang daw, wag punta Tito Shem. Kumbaga, in his very young age, he recognized the authority na meron po ang tatay niya over his life. Na kaya po, kumbaga yung respond po nung bata, hindi na niya ininsist na although gusto niyang pumunta, although gusto niyang kumbaga lumabas, pero kumbaga because although hindi pa po niya talaga naiintindihan what is authority, ano yung kumbaga yung about obedience or ano po yung sino yung mga tao na pakikinggan niya, pero yun nga po, in his young age na recognize niya na po na dapat may pinakikinggan siya. Although syempre ako rin po bilang nanay, pero minsan nga po we allow our children to be tested para makita rin po natin kung talagang sumusunod po sila sa atin, di ba po? And ganun po, kaya yung authority po is it has the power or right to give orders or make decision and enforce obedience. Sa church po, sino po ba ang
kumbaga binigyan ni God ng authority, our pastor, our bishop, our leaders, di ba po, na minsan parang hindi natin maintindihan, ano na naman itong pinagagawa sa atin, bakit ganito na naman, or may panibagong instruction, direction na naman, na minsan parang ang hirap sundin kasi may reason po tayo na gusto natin na kumbaga i-voice out na yung mind po natin, nag-reason out siya. Pero, let's go po sa Romans 13 verse 1 in NLT po or New Living Translation. Sabi po dito, everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from God and those in position of authority have been placed there by God. So, sabi nga po, lahat ng authority, hindi lang yung nasa government, kumbaga, balik po tayo sa mga basic na, yun nga po, na inilagay ng Diyos na authority sa buhay natin. Yun nga po, ang ating mga magulang, in our spiritual family po, our pastors, iba, our leaders, na sila po yung itinalaga ng Diyos sa ating mga buhay na, sabi nga po, there is no authority except from God. Ibig sabihin, lahat ng authority po na binigay sa kanila is galing po sa Diyos. And it is the biblical mandate ng authority. Ngayon nga po, ito po yung ito po yung sinasabi sa Romans 13 verse 1. At meron po tayong tatlong pag-uusapan po ngayong umagang ito na the moment we understand the authority po sa na first the authority of God, yung mga yun nga po yung authority na binigay ng Diyos sa atin, sa buhay natin, di ba po, yung mga taong may authority sa buhay natin. Ito pong tatlong bagay na to is kumbaga magfa-follow na lang po siya. And before that, sabi nga po, everywhere we go, meron pong authority and over us. 'Di ba po? For example na lang sa school, sino po yung mga authority na itinalaga ng Diyos? Yung mga teachers, principal, 'di ba po, yung mga nandun po sa lugar na 'yon, sa ano naman po sa work. Ang may authority po, ang binigyan po ng authority ni God is yung mga boss, di ba po, yung mga employer, yan, sila po yung mga binigyan ni God ng authority sa buhay po ng mga nagtatrabaho, or sa ano naman po, sa mag-asawa, di ba po, who is the authority, yung pong ating mga asawang lalaki, sila po yung binigyan ng authority ni God over our lives. So, there are different persons po na nilagay ng Diyos sa buhay po natin na para po, hindi po sila ang pumili nun, but it is God who called them and gave them the authority. At tayo naman po, ito yung mga kailangan po natin gawin at number one po is, yun nga po, ito yung pinaka-topic po natin this whole month. First po is the obedience or obedience. Balikan lang po natin yung napag-aralan po natin noong nakaraan. Di ba po? Ang biblical obedience means to hear, trust, submit, and surrender to God and His Word. Ito po yung biblical obedience po. Biblical meaning ng obedience means to hear, trust, submit, surrender to God and His Word. Kumbaga, total surrender po sa salita ng Diyos and even to God Himself. Yun nga po, once we have that total trust, yun or total surrender, sabi nga po, nandun yung we will be able to hear Him, to trust, and to submit to God. Sabi nga po, another definition po ng obedience is following orders, commands, or instruction. Ang obedience po is a reaction to a command where the individual has the little choice to reject or oppose the authority. So, ibig sabihin po, once na may binigay na order or na command or instruction, sabi nga po, tayong mga nasasakupan, sabi nga po, ang reaction dapat natin is to obey, is to follow, di ba po?
For example po, sa school, pag may sinabi yung teacher na, okay, may test, get your pencil and your ball pen, or your paper and your pencil or ball pen. Pag po, hindi po tayo sumunod sa instruction, hindi po tayo makakakuha ng exam, di ba? Or pag sinabi pong, for example, ang instruction or ang direction ng dun sa ng teacher po is encircle the correct answer, eh inikesan po natin. So, mali, di ba po? Kumbaga, wala na po tayo makukuhang score doon. Kaya, following instruction is very important. Following orders, kung ano po yung command, di ba? At sabi nga po, the moment yung tama po yung respond natin, we obey, di ba po, especially po, to those who are in authority, tayo po mismo, pag nag-respond tayo ng tama, we follow, we obey, yun nga po, let's say sa atin pong mga magulang, di ba po, pag may inutos sa atin ng ating magulang at sumunod tayo, di ba po natutuwa ang ating mga magulang? Same holds true po with our God. If we follow His word, napakarami po, from Genesis to Revelation, napakarami. Kumbaga, hindi talaga natin to kaya. Kaya nga po dumating ang ating Panginoong Jesus to demonstrate sa atin pong buhay. At kumbaga, tulungan niya po ang bawat isa sa atin. And it's only by His grace and mercy to each and every one of us na, kumbaga, step by step, one instruction at a time, one direction at a time, ay magawa po natin. Yan sa pamamagitan po ng banal na spirito sa ating mga buhay. Yan po. And next is the submission. Ano ba ang difference ng obedience sa submission? Sabi nga po, we can obey, but we can obey while we are not submitting. Magkaiba po yun. Ano po ba muna ang ibig sabihin ng submission? Submission is the act or fact of accepting or yielding to a superior force or the will or authority of another person. Ibig sabihin, yung act of accepting po, accepting, kumbaga pagtanggap, yielding to a superior force, kumbaga we yield dun sa talagang may authority, to the will or authority of another person. Ibig sabihin, yielding to the power or authority. In submission po, a person has respect and love for those in power. Ibig sabihin po, itong submission, meron na siyang may ingredients na respect and love. 'Di ba po? Sa obedience, 'di ba minsan po pag yung minsan kunwari po, may iutos sa atin, maghugas ka ng pinggan. Minsan po, di ba, kahit ang sama-sama ng loob, ang bigat-bigat sa loob is naghuhugas pa rin ng pinggan. Pero wala po dun yung submission. Kasi bakit po? In submission kasi, meron na po ditong kasama na respect and love. Ibig sabihin, pag po may sinabi sa atin, we accept those command, at sabi nga po, we respect yung person na nagbigay po sa atin ng command. And yung pagmamahal din po dun sa tao na nag-command sa atin or nagbigay ng instruction. Sabi nga po, in obedience, other individuals give in or yield to power merely as a reaction to the power. Ibig sabihin, yun nga po, kumbaga sumunod lang because alam mo na, kumbaga, kunwari po, boss mo siya, or teacher mo siya, or dahil magulang mo siya, sumunod lang po. Parang kumbaga, ginawa lang because of compliance. Ibig sabihin, sige na, para masabi na ginawa ko, sinunod ko, eto na, gagawin ko na. Diba? Yung parang ganun po. It's just an obedience. Pero po, ang submission is, we respect, kunwari po, inutusan tayo ng magulang natin, na, kumbaga, in submission po, wala pong kahalo ito na pagdadabog, pagmamurmur, o kaya po, pag habang, kunwari po, naghuhugas ng pinggan, talagang yung mga pinggan, kulang na lang magsalita na mababasag na kami kasi talagang yung pagbagsak ng baso, pagbagsak ng pinggan, di ba po? Wala yun kasi
We submit po eh, kumbaga parang in submission we respect. There is love and respect. And sabi nga po, in submission, the individual's reaction is guided by genuine desire to follow instruction. Ayan po. Kung yung obedience po is merely reaction to power, kumbaga dahil nanay mo siya, tatay mo siya, teacher mo siya, or pastor mo siya, leader mo siya, kaya mo lang sinusunod, it's just merely, yun nga po, obedience. Pero sabi nga po, once it is already a submission, sabi nga po, it is guided by genuine desire to follow instruction. Kumbaga, may kahit na mahirap na yung ibigay sa iyo na pinagagawa po sa atin or merong mga instruction na minsan hindi na natin maintindihan, sabi nga po, in submission, yung reaction na natin dito is guided by genuine desire na kumbaga to follow instruction kahit na mahirap, kahit na hindi mo naiintindihan, nandun na po yung gusto mong sumunod. Kumbaga, kaya nga po sabi nga, may dalawang element yung ano po eh, yung submission, yun yung nabanggit kanina na respect and love. Which is, dito po tayo papasok. Ano po yun? Number three, yung honor. Honor. Ano po ba ang Greek word ng honor? Greek word po ng honor is timi. Ibig sabihin po nito, valuable, regard, appreciation, or respect. Ibig sabihin, kumbaga, di ba po, pag valuable yung isang bagay, for example po, meron kang may binigay sa'yo na talaga namang, for example po, yung husband mo or yung nanliligaw sa'yo or kunwari po, yung magulang mo, binigyan ka ng napaka-valuable na ano, na gamit. Yun nga po, for example, binigyan ka ng iPad, 'di ba po, magkano ang iPad? Kumbaga talagang bibilhan mo siya ng casing, papalagyan mo siya ng screen protector kasi you value that ano po eh, you value that yung bagay na 'yon. Kumbaga you appreciate that ano po, yung bagay na 'yon. And sabi nga po, pero pag yung kunari yung isang bagay is kunwari po, halagang 10 pesos lang yan, 20 pesos, di ba po? For example, yung mga laruan na maliliit or kumbaga parang yung mga mumurahing bagay, minsan po, di ba, kung saan-saan na lang napapatong, minsan nami-misplace pa. Kasi hindi ganun yung binibigay na value or hindi ganun na na-appreciate yung bagay po na yun. And even sa buhay po natin, hindi lang sa bagay, even sa those person into our lives, how we honor them, how we regard, we value, we respect. Kaya nga po yung unang, yung mga first question po natin kanina is, yung relationship po natin sa Panginoon, the Word of God, how we value the Word of God, how we value His presence, how we value our relationship with God. Sa mga magulang po natin, how we value the lives of our parents na pag po ba nawala na lang sila, tsaka na lang natin papahalaga, kumbaga parang sasabihin na lang natin, sana pinahalagahan ko yung ano, nung buhay pa yung magulang ko, sana. Kumbaga, huwag na po natin hayaan na maging huli ang lahat. God is, especially po sa mga may magulang pa ngayon, kumbaga sa meron pang tatay, meron pang nanay, let's show them how much we honor them, how much we love them, how much we appreciate, how much we value them. Kasi sabi nga po, nowadays, or actually po, walang sino man na may hawak ng buhay natin. It's only God, di ba? If it is time na talagang umuwi na po kay God, that's it, yun na yun, di ba? Minsan nga, nakakabigla, ang lakas-lakas naman, tapos eto, yun nga po, either hindi na nagising, or biglang nagkasakit, na parang in just a few days, nawala na po. Kumbaga, wag na po nating intayin na dumating sa point na parang, sabi nga, yung pagsisisi is nasa huli. Kumbaga, let's show them how we honor them, our pastors, our leaders. Sabi nga po, hindi po usapin dito na kasi may ugali siya na ganito, kasi meron siya, kumbaga parang ganito yung ano, ganito niya ako itrato, parang ano, kumbaga hindi naman siya ka-honor-honor, kung hindi naman siya ka-respect-respect.
hindi po yun yung usapan eh. Diba sabi nga po dun sa Romans na binasa po natin kanina, sa Romans, nasa na po yun? Romans 13, I think. Sa Romans 13 po, na every authority comes from God. Nasa buhay po natin. Yun nga po, ako rin po minsan, especially nga po, 'di ba, parang sa buhay mag-asawa, dahil alam ko po na si yung asawa ko po ang may authority over my life, pero minsan dahil alam niyo po yun, kumbaga nasa flesh pa rin, minsan talagang yung reasoning, yung pagbugso ng emosyon, parang minsan po yung reaction natin is gusto nating magsalita, gusto nating mag-talk back, or yung talagang kumbaga ilabas. Pero sabi nga po, we always have to remind ourselves that those people are God-given authority over our lives. Kaya po, we have to obey, we have to submit, and also we have to honor them. Sabi nga po, di ba, naalala ko po, for how many years po, na pag, kumbaga parang, sabi nga, once we learn how to honor yung isa pong tao, ino-honor natin siya. Sabi nga, nandun yung, even in yung sa mga maliliit na bagay, we can appreciate them, di ba po? We can show respect to that person. Sa magulang po natin, sa mahal natin sa buhay, di ba po? Sa mga magulang po natin. And even, sabi nga, even sa lahat po ng tao, sa ibang tao. And tingnan nga lang po natin dito, ano naman yung ibig sabihin po ng dishonor? Diba? Kung ang honor po, ang Greek word niya is timi, ang dishonor naman po, ang Greek word niya is atimia. Ito naman po, sabi nga, ang antonyms or kabaligtaran ng honor, dishonor. So, kung yung honor po is may respect, may value, yun naman pong dishonor, walang respect, walang value. To treat as common or ordinary, na parang wala lang, ordinary lang, nandyan ka o wala lang, kumbaga parang hindi pinahahalagahan, hindi po binibigyan ng importansya, di ba? Na sabi nga, honor comes from the heart. Ang pag-honor po, nagsisimula siya sa puso po natin. Our regard to authority reveals the foundation of respect and honor in our hearts. Nagsisimula po siya sa puso natin. Yung pong pag-honor natin, yung pag-submit natin, yung pag-obey natin. Lahat pong ito, it starts with the heart. Na pag po pinurpos natin sa puso natin na sumunod, magpasakop, at i-honor yung atin pong pastor, leader, mga asawa, or yung asawa po, hindi mga asawa, kung may asawa po kayo, yung pong ating mga magulang, if we purpose it into our hearts, kahit po anong gawin ng or anong mangyari, we will be able to obey, submit, and honor them. Sabi nga po, when we allow ourselves to obey, submit, and honor God in our lives, we are being under His authority and power. Ibig sabihin po, na pag hinayaan po natin yung sarili natin, yung buhay natin, yung, especially yung puso po natin, to obey, submit, and honor God into our lives, in our lives, we are being under His authority and power. Pero po, if we refuse to obey, if we refuse to submit, if we refuse to honor God, kanino po tayo maa-under ng authority? We will be in another authority and power. Kanino pong authority yon? Di ba po? Kay Satan. Yung the rebellion of Satan. Ito po yung nakakalungkot talagang isipin. At yung mga tao po na kumbaga nagre-rebel, di ba? They will not admit na nagre-rebelde po sila. For example po, wag na tayong lumayo sa tahanan. Di ba po, yung mga sinasabi na black sheep sa tahanan, or yung talagang mga pasaway, mga nagre-rebelde, hindi sumusunod. Di ba po,
unaware, hindi po, kumbaga parang hindi po sila aware na hindi lang yung magulang nila yung pinagre-rebeldehan nila, but also God. Bakit po? Kasi 'di ba, sabi sinama nga po ni doon sa Ten Commandments, sinama po yung ano eh, yung honor your father and mother, 'di ba po? Kasi ano yung kalakip noon? Ang kalakip na pangako po noon, magkakaroon ka ng mahabang buhay at yung yun nga po, yung long and prosperous life. Maging sa Ephesians po, 'di ba? Binanggit din po 'yon na we have to honor our parents in the Lord. Kumbaga, once we don't allow ourselves na magpasako po sa authority, sa power po ng Diyos sa buhay natin through our parents, dun po sa mga taong may authority sa buhay natin, we are being under the authority of Satan. Yun nga po, yung kumbaga nagkakaroon ng rebellion. Kaya yun nga po yung rebellious spirit, di ba po? Tingnan po natin dito sa 1 Samuel 15:22-23. Sabi po dito, ito po yung time na si Saul ay, yun nga po, meron na siyang mga ginagawa na against na po sa kalooban ni God sa buhay niya. And si Prophet Samuel po, kinausap na siya. Sinabi na ito yung pinasasabi ni God sa'yo, ng Diyos sa'yo. Sa verse 22 po, sabi po dito, "But Samuel replied, 'What is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices or your obedience to His voice?'" Yan po. Ano ba ang mas kaaya-aya sa Diyos? Yung mag... Ito po kasi yung time na may sinakop po sila. Ang instruction po, ang instruction ni God, patayin lahat. Pero po, nakita po ni King Saul na, ay, matataba naman tong mga hayop na to na pwedeng i-offer kay God. Ganun po yung naging thinking. Tama naman po, di ba, to offer unto God yung mga bagay na yon. Pero ang tanong, ayun po ba ang instruction? Ayun po ba ang direction? Kaya sabi po dito ni Samuel sa kanya, ano ang mas kaaya-aya sa Diyos? Ang mag-offer ng, yun nga, yung burnt offering and sacrifices or yung pagsunod mo sa kanya or yung sa, ano po, your obedience to His voice. Sabi po dito, "Listen, obedience is better than sacrifice and submission is better than offering the fat of rams." Ayan po. Sabi po, obedience is better than sacrifice and submission is better than offering. Kumbaga, ang nais po ng Diyos, hindi yung kumbaga gawin lang natin yung gusto natin. Na, ay ito yung ano natin. Kaya po napaka-importante, alamin natin yung nais ng Diyos eh, yung direction niya, yung instruction niya. 'Di ba? Sabi nga po, we have to delight ourselves to the Lord and He will give us the desires of our hearts. Ano po yung una doon? Hindi naman give us the desires of our hearts. Eh. Sabi po, delight ourselves into the Lord. Kumbaga tayo po mismo, we have to delight ourselves. Alamin po natin ano yung nais ng Diyos, ano yung instruction ng Diyos. At sabi nga po, after that, He will give the desires of our hearts. Kasi pag naka-inline na po, naka-intune na yung puso natin sa nais ng Diyos, ayun po yung ibibigay niya sa atin, hindi yung nais lang po natin. And ito po, sa verse 23, sabi po dito, "Rebellion is as sinful as witchcraft." Tignan niyo po, ang rebellion pala, katulad siya, kumbaga, sinful siya as witchcraft. Ano po ba yung witchcraft? Diba, yung po yung ano, yung lalo na dito sa Pilipinas, pag po may nakita na ng manika, tapos yung merong mga tinutusok-tusok, diba, yun yung parang kumbaga picture ng witchcraft. Witchcraft po is kumbaga parang manipulating or parang being under the manipulation or power, yun nga po, ni Satan, ng kaaway. And sabi nga, "The stubbornness as bad as worshiping idols." Yan po, yung pagiging stubborn. "So because you have rejected the command of the Lord, He has rejected you as king." Ouch, ang sakit po nun, di ba? Na si King Saul po,
he was chosen by God to be the king of Israel. Kasi ang mga Israelites po noon, nanghingi sila ng king kay God. O ito, si Saul. Pero yun nga po, dumating sa point na si Saul, hindi na niya ginagawa yung kalooban ni God. Ang gusto niya na pong gawin, yung sarili niya. Kumbaga, hindi na siya nakikinig sa instruction. Meron na siyang, maganda naman to eh. Oo nga, maganda ang tanong, tama po ba? Kaya po sabi nga, hindi lahat ng maganda is tama. Not everything that is good is right. Di ba po? Kaya nga, dapat nandun po tayo lagi sa yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga po yung ating title, Under God's Authority. Yung kumbaga, nais ng Diyos. Ano yung, yung direction po, instruction or command ng Diyos, doon po tayo. Sabi nga po, rebellion is the issue of the heart towards someone in authority. For how many years po na, yun nga po, dito po sa church, meron na po tayo nakita ng mga, pag dumating na po sa point na parang ayaw na nilang mag-submit, ang nangyayari po, umaalis na sila. Not all, hindi ko po nila lahat. Pero may mga nakita po tayong tao na hindi na nila kayang sumunod kasi sugatan na yung puso, ayaw nilang magpa-heal sa Panginoon. Ano pong nangyayari? Yun nga, ang nagiging way out na lang po is umalis. Diba po, for example, sa work, pag hindi mo nakasundo yung boss mo, wala na sa puso mong sumunod, wala na sa puso mong magpasakop, wala na sa puso mo na i-honor yung boss mo. Ano pong ginagawa, nagiging result. Usually umaalis na sa company na 'yon, 'di ba po? Naghahanap na ng ibang work. Sa school, 'di ba po? Ganun din. Kumbaga pwedeng maghanap ng ibang option. Pero, unknowingly po, yung rebellion pala, pag ganun, pumapasok na po. Bakit? Kasi ayaw na po nating sumunod, ayaw na nating magpasakop. Kumbaga parang sinasabi na natin, may free will ako to choose, meron akong karapatan, ayan na, dyan pumapasok. Pag masyado po nating inaano yung karapatan natin, pinagdidiinan yung karapatan natin, wala pong masama doon, pero we have to stand. Ano ba yung nais po ng Diyos, 'di ba? Ano yung disenyo niya sa buhay natin? And sabi nga po, honor is an issue of the heart towards submission to authority. So yan po, pareho pong issue of the heart, 'di ba? Kaya nga po sabi sa Bible, kumbaga yung lahat ng issue sa puso na sa buhay natin, it starts from the heart, 'di ba po? And dito po sa, makita po natin, dito po sa Genesis 9, verse 18 to 23. Sabi, ito po yung story ni Noah, na nung pagkatapos na po na humupa yung baha, di ba po, for 120 days, nasa arko lang po sila. And ito po, sa verse 18, sabi po dito, the sons of Noah who came out of the boat with their father were Shem, Ham, and Japheth. Ham is the father of Canaan. From these three sons of Noah came all the people who now populate the earth. So, dahil nga po, na-wash out po ang tao during great flood na yon, yun nga po, ang natira na lang na tao is ang family po ni Noah. And sabi po dito sa verse 20, after the flood, Noah began to cultivate the ground. Ayan po, nung nakadaong na po yung arko, sabi po dito, nag-cultivate po ng ground si Noah and planted a vineyard. One day, he drank some wine he had made and he became drunk and lay naked inside his tent. Ayan po, kung makita natin, gumawa daw po na, kumbaga, yun nga, nalaseng. Nalaseng po si Noah.
At yun nga po, unknowingly, naked na pala siya, hubad na. Ito po sa verse 22. Ham, the father of Canaan, saw that his father was naked and went outside and told his brother. Tingnan niyo po. Wala man po sinabi sa, ano di ba? Wala namang sinabi dito na nagre-rebelde si Ham sa tatay niya. Pero, tignan niyo po yung naging respond ni Ham. Nakita na po niya na yung tatay niya is naked, hubad. Pero ano pong ginawa niya? He went outside and told his brothers. Pinagkalat pa niya, sinabi pa niya na yung tatay natin, hubad. Eh sino po ba yung tatay nila? Sino po ba si Noah? Siya yung may authority over their lives, di ba po? Kaya po, usually, yung mga nasa under the rebellion of Satan, yung pong reviling words, ibig sabihin, instead na, sabi nga po yung term na patayin yung sunog or yung kumbaga parang patayin yung apoy, gumagawa pa ng way para mas ipakalat, di ba po? Eh katulad po ito si Ham, pinagsabi pa niya sa mga kapatid niya na hubad yung tatay natin. Siguro natatawa-tawa pa siya kasi yun nga, nakita niyang lasing na lasing yung tatay niya. But Noah is his father, di ba po? Minsan nakakalungkot po, sa loob ng tahanan, pag nagkamali yung mga magulang, kinikwento pa sa iba nung anak. Or sa loob ng church, hindi po minsan naiwasan yan. Nagkamali yung leader, nagkamali yung pastor. Imbis na, kumbaga parang i-cover na lang, or kumbaga hindi naman sa parang haharapin yung nangyari, pinagkakalat pa po. Makita po natin maging yung result ng ginawa ni Ham mamaya. Pero sabi po dito sa verse 23, then Shem and Japhet took a robe, held it over their shoulders, and backed into the tent to cover their father. Ibig sabihin po, si Shem tsaka si Japhet, nung marinig nila yon, ano pong ginawa nila? Kumuha sila ng robe at sabi nga po, held it over their shoulders. Ibig sabihin, patalikod po silang naglakad. Tapos yun nga po, tinakpan nila yung tatay nila. Dapat maging ganito po tayo, katulad ni Shem tsaka ni Japhet, na instead na ipagkalat pa yung mga hindi magagandang nangyari, yun nga po, katulad po ng ginawa ni Shem tsaka ni Japhet, may ginawa sila na yun nga po, kinovera nila yung tatay nila na naked. Let's continue po. As they did this, they looked the other way. Ayan po, ito yung ano, yung sabi kong patalikod sila, nilagyan nila ng cover yung tatay nila. As they did this, they looked the other way so they would not see him naked. Ayan po, hindi nila hinayaan na, kumbaga, makita po nilang naked yung tatay nila. Sa verse 24, sabi po dito, when Noah woke up from his stupor, he learned what Ham, his youngest son, had done. Ayan po, nalaman na ni Noah ano yung ginawa ni Ham sa kanya. Tignan niyo po ang naging result. Kaya po, alam niyo po ba na kahit po, sabi nga, yung mga ginagawa po natin, hindi pa man po natin, kumbaga parang, sabi nga, kung ano yung gawin natin ngayon, magre-reflect siya tomorrow. Ano yung, kumbaga, laman ng puso natin ngayon, kahit hindi pa yan lumalabas, hindi pa po natin yan nagagawa, na-voice out, magre-reflect at magre-reflect po yan, mangyayari at mangyayari. Tingnan niyo po yung naging, ano po, sa verse 25, then he cursed Canaan, the son of Ham. Ayan po. Na-curse po si Ham dahil sa ginawa niya. Sabi po dito, may Canaan be cursed. May he be the lowest of servants to his relatives. Biro niyo po. Kaya po, sabi nga, yung pagiging servant po, kay Ham pala nagsimula. Hindi lang po servant, ha, nakalagay dito, be the lowest servants of his relatives.
dahil sa kumbaga yung ginawa po ni Ham na pag kumbaga parang ipagkalat pa sa mga kapatid niya na nakita na naman niya, but hindi niya na lang kinoveran, di ba po? Eh yun nga po, katulad ng nabanggit po natin kanina, it is the issue of the heart, eh, di ba po? Maaring kumbaga merong something si Ham sa puso niya against sa tatay niya. Hindi naman po siya binanggit sa Bible, pero yun nga po, nakita lang po natin in these verses yung naging result ng action po ni Ham. Yun nga po, na-curse po siya. Kumbaga, imbis na blessing yung matanggap niya, di ba po, sa Bible, fathers are blessing their children. Di ba po, si Abraham, blines si Isaac, blines si Jacob, blines yung mga anak niya. Pero po, yun nga, dito kay Noah, instead po na blessing yung makuha ni Ham, cursed because of what he had done. Sabi po sa verse 24, then Noah said, may the Lord, the God of Shem, be blessed, and may Canaan be his servant. Tingnan nyo po, talagang maaring gano'n na lang yung naging galit ni Noah sa ginawa sa kanya ni Ham. And verse 27, may God expand the territory of Japhet. May Japhet share the prosperity of Shem, and may Canaan be his servant. Kumbaga, talaga pong nawala yung blessing sa buhay po ni Ham dahil lang po dun sa isang pagkakamali niya. Minsan ganun din po tayo, kumbaga, dumarating po sa point na parang nade-disrespect natin yung mga magulang natin kasi ang kumbaga may reason po tayo na hindi naman nila ako pinalaki na maayos or whatever reason it may be. Sabi nga po, hindi po yun yung ang usapan. Ang usapan po is kung ano po yung nais ng Diyos, we have to obey, to submit ourselves and to honor our parents, our leaders, our pastors. And sabi nga po, if dumating tayo sa ganung point na kahit hindi po binanggit ng ating mga labi, pero yung puso po natin, nagre-rebelde na pala, di ba? Na parang, ako na naman yung nakita, ako na naman yung mali, ako na naman yung, kumbaga, parang ganun po, no? Yung si ecology, na parang, kumbaga, pumapasok na naman yung ganung bagay, or yun nga po, unknowingly, na nag-rebel po tayo against God, kumbaga against dun sa mga authority na ibinigay niya po sa buhay natin, ano po yung kailangan nating gawin ngayong umagang ito? Sabi po sa Acts 3 verse 19, repent therefore and be converted that your sins may be blotted out so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. So we have to repent. Sabi nga po, ano ba yung ibig sabihin ng repentance? Kumbaga, may narinig po akong isang preacher na sabi niya, ang repentance po is kumbaga parang refocusing again to Jesus. Maari pong napakadami sa, in every day of our lives, maraming kumukuha ng attention natin, ng focus natin. Kaya kumbaga parang madali po tayong nahuhuk ng kaaway. Yun nga po, even yung simpleng pag-disobey natin, sa ating mga magulang, sa ating mga asawa, di ba po? Or kung sino man yung mga taong nilagay ni Lord sa buhay natin, we have to repent. Sabi nga po, repent is, let's refocus again our eyes to God. Let's refocus again our eyes to Jesus. Let's go back to the right alignment na, yun nga po, bumalik po tayo dun sa nais ng Diyos sa ating mga buhay. And sabi nga po, and be converted so that your sins may be blotted out. Ito po. So that the times of refreshing may come from the presence of the Lord. Napapagod ka na ba? May times ba na parang feeling mo, gusto mo na sumuko? Baka kasi meron na pong unknowingly, meron nang nakapasok na
na rebellion sa puso natin, kaya nagkakumakawala yung puso natin. And this very moment po, for us to be refreshed, for us to experience the refreshing power of God into our lives, ito po yung nais niya. We have to repent. Sabi nga po, our God is faithful and just to forgive us from all our unrighteousness. Diba po? And sabi nga po, let's go back to the, or let's allow ourselves to be under God's authority again. Na sabi nga po, it's not by our own might, hindi sa sarili nating kakayanan, hindi sa sarili nating karunungan, katalinuhan, but by the power of the Holy Spirit po na nasa ating mga buhay. Kumbaga, we allow ourselves to be under God's authority. Kasi po, when we are in God's authority, di ba po, there is peace. Kung parang kumbaga sa isang ano po, di ba, na pag, naalala ko po yung itong napakagandang isang illustration, ewan ko po kung na-share ko na before, na meron pong mga nilagay na isang object dun sa, alam niyo po ba yung canister or yung lagayan po, di ba? Kahit ano po, kumbaga, kunwari po, naglagay ka dun ng coins, tapos kinoveran mo, kahit anong shake mo sa kanya, ibalibag mo, o kaya ibalibalentong mong ganun, oo, naalog po yung mga coins doon, pero nawala ba sila? Nawala ba yung mga coins doon? Hindi po, di ba? Kasi they are in that covering. Ganun din po sa buhay natin. Whatever shakening, whatever problems, whatever trials, nakaharapin po natin when we are in God's authority under, ibig sabihin under, nasa ilalim po tayo ng kapangyarihan, ng power, ng authority po ng Diyos sa buhay natin. Peace is there. Protection is there. Favor and blessing of God is there. The guidance of God is there. Kaya po, sa umaga pong ito, I invite everyone na kayo po ang nakakabatid ng puso nyo. Ikaw at ang Panginoon po. So this morning, I encourage us na gawin po natin yung sinabi po dun sa Acts 3, verse 19. Let's repent to the Lord. Let's go back to Him. Na yun nga po. Let's experience the refreshing power na ating pong Panginoon. Bago lang po tayo mag-pray, isang testimony lang po. Yun nga po, galing po kami ng Mindoro nitong ng nakaraan. Yun nga po, to be refreshed, hindi lamang po physically to be refreshed. Pero there's ano po sa puso ko na syempre po, bilang nanay, ng dalawang medyo ko talagang nandun na po sila sa point na sobrang gustong mag-explore, na talaga pong habol ka dito, habol ka doon, talagang ligpit ng mga kinukuha po nila kung saan-saan. Kumbaga, physically po nakakapagod, pero unknowingly po, meron na rin palang nangyayari sa puso ko na parang, sabi ko nga po kay Pastor Alvin noong nakaraan, sabi ko, ikaw na mag-share sa Monday. Sabi ko, kunin mo na lang yung slot ko. Ang sagot niya po sa akin, kung ikaw ang in-assign doon, may word na ibibigay sa'yo si God. So, nanahimik na po ako. Kumbaga, hindi na ako nakipag-argue, nakipagtalo. Pero, kumbaga, dumating po sa point na parang, kumbaga, physically, napapagod po ako, parang emotionally rin po. Pero nung papunta po kami sa Mindoro nga po, meron po akong sa Lord na gusto ko pong kumbaga ma-refresh even in my spirit. Tapos nung pong second night po namin doon, pumunta po kami dun sa church po natin sa Kamansihan kila Pastora Jonna po. And we had praise and worship there. Yun nga po, dun nagpuri lang po sa Panginoon. And all of a sudden po talaga, I just felt a refreshing power from God. Na para pong, kumbaga yung parang binuhusan ka ng malamig na tubig na parang, wow, yung parang suddenly para pong merong, kumbaga yung heaviness na meron sa sa puso ko that time. Parang bigla siyang kumbaga parang biglang gumaan yung pakiramdam ko. And yun nga po, yung, di ba, parang pag yung kunari po, uhaw na uhaw ka.
tumakbo ka, di ba? Tumakbo ka ng malayo-layo. Na pag uminom ka ng napakalamig na tubig, ano po yung ano, yung pakiramdam, di ba? Refreshing na, sarap, parang ang sarap uminom, ganun, di ba po? Ganun din po, yung parang, yung kumbaga naramdaman ko that time, it's so refreshing into His presence. And yun nga po, alam niyo po ba na naiyak lang po ako kasi ano, it's a tears of joy po. Nung pag-uwi po namin, ang gaan-gaan na po ng pakiramdam ko na yun nga po, na parang, kumbaga, may bumalik po sa puso ko, the excitement, the joy. And habang yun nga po, nung pinag-aaralan ko rin po to, minsan pala po, unknowingly, lumalabas po tayo sa, kumbaga, under God's authority sa buhay natin. Pero yun nga po, ang one great thing po about our God, lagi po siyang, kumbaga, His arms are always wide open to welcome us back. Kaya po, ang yun dito po sa Acts, diba, ang key po dito is we just have to repent. And our God just want to release His refreshing power sa buhay po ng bawat isa. So, this morning po, praise be to God, tayo po ay manalangin at yun nga po, if you are in that position na parang parang gusto mo ng sumuko or parang ano ka na, may something na gustong kumawala sa puso mo, parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo, maaari pong unknowingly may mga hindi mga dapat na bagay na pumasok po sa puso natin. So this time po, let's just repent to God, allow ourselves to be refreshed in His presence, and hayaan po natin na maging yung pinaka-authority po ng life natin is si God. Kasi once God is the authority of our lives, yung the authority, magfa-follow na po yung iba. So this morning po, I invite everyone to close their eyes, to pray with me po sa umaga pong ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father, for this wonderful day. Thank you, O God, for your word. Thank you, O God, for allowing us to understand and know your will, know your word, O God, each and every one of us. Lord, this very moment, O God, we repent, O God. We repent, Lord, from sa mga sinasadyama namin o hindi na, Lord, we resist to those authority that you have given into our lives. We rebel to them and even to you as well, O God. We repent, O God. We ask for your forgiveness. We ask for the cleansing power of the blood of the Lamb that was shed on the cross of the Calvary to each and every one of us. Maging Lord sa mga kapatid, magulang ko, O God, na nasa kanilang mga tahanan, na kasama ko sa umagang ito, I pray, O God, na Lord, let the true repentance, O God, ay makita mo sa buhay ng bawat isa sa amin. And let your refreshing power, O God, move to each and everyone's lives, O God. Oh, we thank you, O God. We thank you, O God. We thank you, O God. And this moment, O Lord, once again, we recognize, we acknowledge that you are the authority, O God, over our lives. Though, O God, you have given us the free will to choose, you have given us the freedom, O God, Lord, to have, O God, that choices, Panginoon, na aming gagawin, whether to obey or not, to submit or not, Lord, to honor or not. But Lord, this very moment, we choose the right thing, O God, not just the good thing, but Lord, we choose the right thing, O God. And we allow ourselves to be under your authority, O God. Dahil alam po namin, O God, that when we are under your authority, Lord, hindi mo hahayaan na mapahamak ang aming mga buhay.
You will lead us to the destiny that you have designed, you have placed that to our lives, O God. Lord, those destinies that it is written, Panginoon, sa scroll, O God, dyan sa kalangitan sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Father God. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa mga kapatid, magulang ko na nakaisa po sa akin ngayong umaga. Salamat sa kanilang mga buhay. Father, let your protection, favor, blessing be upon them, O God. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. At Lord, magkaroon pa, O God, ang aming mga puso ng tunay na kauhawan, Panginoon, sa iyong salita. Help us, O God, Lord, to value your presence, to value your word, O God, to put high value on our relationship with you, O Father, and to our Lord Christ Jesus. And it's not by our own might, it's not by our own power, but by your Holy Spirit that is living into each and everyone's lives. Father, we thank you for today. We honor you, we bless you, we glorify you, receive all the praises and the glory that belongs to your name, in Jesus' name. Amen and amen. So, purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito, and thank you po sa pagsama nyo sa akin sa mga sandali pong ito. And bago po tayo maghiwa-hiwalay, I invite everyone to join us later po sa atin pong Thanksgiving night, mamaya pong 7 p.m. So, thank you po ulit sa bawat isa, and praise be to our God. To Him be alone all the glory and all the praise. So, purihin po ang Panginoon. God bless po sa bawat isa. To God be all the glory.